Maaga akong nagising dahil babalik na ako sa pag-aaral. 2 weeks akong nagpahinga pagkatapos kong manganak. Isang buwan nga sanang gusto ni Tyrone. Mabuti na lang pumayag siyang 2 weeks lang. Kinuha ko na ang bag ko at tiningnan ang sarili sa salamin. Bago binalingan ng mag-ama kong mahimbing na natutulog. Sa crib ko nilagay si baby kagabi. Pero paggising ko kaninang madaling araw, nasa gitna na namin siya ni Tyrone. Si Tyrone kasi minsan ang gumigising kapag umiiyak ang anak namin. Lumapit ako kay Tyrone at hinaplos ang pisngi niya. Goodbye, baby. Bulong ko sa natutulog kong anak. Dumapo ang tingin ko sa ama niya. I extended my arm to touch his face and say my goodbyes. Pero pinigilan ko ang sarili ko. I sighed and left a room. Uy, Emma, long time no see. Napatigil ako sa paglalakad nang humarang si Justin sa harap ko. Justin, ang boyfriend ni Marie. Kumusta ka na? Nakangisi nitong sabi. Okay lang. Pilit akong ngumiti at lalagpasan ko na sana siya at mga kaibigan niya nang hawakan niya ako sa braso. Pupunta kami mamaya sa bar. Yung dati nating pinuntahan, naalala mo? Bulong niya sa akin. Tumangulang ako. Siyempre hindi ko makakalimutan yun. Doon ako first time na lasing at doon ko nakilala si Tyrone. Sama ka sa amin mamaya. Huwag ka mag-alala, hindi ko isasama si Marie. Agad kong inalis ang braso ko. Hindi ako sasama at tinulak ko siya. Ang landi mo talaga, Justin. Sarap mong isumbong kay Marie. Napatigil ako sa paglalakad nang muli niya akong hawakan. This time sa bewang ko na siya nakahawak. Ano ba? I hiss at pilit na inaalis ang kamay niya sa bewang ko. Nagsisitingin na lang ilang estudyanteng nakakakita sa amin. Habang pangisi-ngisi lang ang mga kaibigan niya. Sige na, libre naman eh. Bulong niya sa tenga ko habang nakahawak pa rin siya sa bewang ko. Halos manindig ang balahibo ko sa kanya. Itutulak ko na sana ulit siya nang may biglang sumuntok sa kanya. How dare you touch her? Sigaw ni Axel kay Justin matapos niya itong suntukin. Napahinto ang ibang estudyante sa paglalakad dahil sa nangyari. Inis na tumayo si Justin at nilapitan si Axel. He smirked and looked at me. Boyfriend mo to, Emma? Oo. Axel interposed. Nagulat ako sa sinabi niya. Kaya huwag mo siyang lalapitan. Wika ni Axel. Hindi naman nakapagsalita si Justin. Hinila siya ng mga kaibigan niya palayo sa amin. Agad naman akong nilapitan ni Axel at hinaplos ang buhok ko. Are you okay? Ba't mo sinabi yun? He sighed and removed his hand on my head. Mabuti na rin yun para tigilan ka na niya. Basta nandito lang ako palagi. Nginitian niya ako at nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Niyakap niya ako. Teka, Axel, I miss you. He gently said while hugging me tightly. San ka ba nagpunta? Akala ko hindi mo natatapusin ang pag-aaral mo. Sabi niya nang pakawalan niya ako. Nagka-problema lang. Sa bahay, I answered after a few seconds. Ganun ba? Wika niya habang tumatango. Tara, hatid na kita sa classroom mo. Oh, ayan kasi, sino ba kasing nagsabi na yan ang bilhin mo? Natatawa kong sabi sa kanya. Shit, ang anghang. Reklamo niya at binaba niya ang kanyang tubig. Bumalik kasi kami ng makakain. Sandwich yung binili ko, samantalang cup noodles naman sa kanya at yung pinakamaanghang ang pinili niya. Ayoko na. Sabi niya at tinapon ang cup noodles sa basurahan na nasa gilid niya. Kumuha siya ng tissue at pinunasan ang pawis niya sa noo. Eto oh, alok ko sa kanya ng sandwich ko. Umiling siya. Mag-aral na lang tayo. Sabi niya at binuksan ang kanyang laptop. This past few weeks, palagi na kami magkasama ni Axel. Kung dati tuwing lunch lang kami nagkakasama, ngayon hinahatid niya ako sa classroom ko tuwing umaga. Hinihintay niya ako palagi tuwing uwian. At tumatambay kami minsan sa 7-Eleven sa tapat ng school. Tinutulungan niya ako sa assignments ko at minsan sa mga subjects na nahihirapan ako. Mas naging close kami ngayon. Napakabait niya. At siya lang ang pinaka-close ko sa school namin. Kaya naman sa kanya ako palaging sumasama. Ang tagal naman na sundo mo. Sabi niya habang nag-aantay kami sa waiting shed. Ayan na oh. Sabi ko nang makita ang itim na kotse na palaging nagsusundo sa akin. Sige, mauna na ako. Paalam ko sa kanya at tinakpan ko ang aking ulo gamit ang kamay ko. Umaambun kasi. Bye, see you later. Napatawa ko sa sinabi niya. Ayan ka na naman sa see you later.
Sabi ko nang huminto ako sa paglalakad para maharap siya. He just smiled at waved his hands. Napaangat ako ng tingin nang may makitang payong sa taas ng ulo ko. Classmate mo? Medyo nagulat ako sa presensya ni Deon, na nasa tabi ko at may hawak na payong. Hindi, schoolmate ko. Madalas ko kayong nakikitang magkasama. Sabi niya habang naglalakad kami patungo sa kotse. Wala namang kaso yon, sagot ko. Sige ka, kapag hindi mo nalayuan ang lalaking yun, patay kay Tyrone yun. Napatigil naman ako sa paglalakad at hinampas ang braso niya. Huy, wag! He just chuckled. Si Tyrone ang kausapin mo, hindi ako. Sabi niya bago niya ako pinabuksan ng pinto. Sakto ang pagdating namin sa mansyon ay bumuhos ang malakas na ulan. Agad kong nakita si Tiger na nakaupo sa sopa at hawak ang anak namin. Siya palaging nagbabantay sa anak namin. Agad akong lumapit sa kanila at nilapagambag ko sa bakanting upuan. Ako nang hahawak sa kanya, magpahinga ka naman. Sabi ko kahit kailangan ko pang maghanda para sa trabaho ko. Okay lang. Sabi niya, tumango lang ako at kinuha ang bag ko. Sige, mag-aayos lang ako. Bakit? San ka pupunta? Bigla siyang tumayo. Magkaharap na kami ngayon. Sa trabaho, tumingin siya sa labas. Masama ang panahon ngayon. Huwag ka na munang pumasok. Pero sayang ang kikitain ko. Huhupa din yan. Hindi ka aalis. He coldly said. I nodded in surrender. Pumasok ako sa kwarto namin at nagbihis. Kinagabihan pagkatapos namin kumain ng hapunan ay umakyat na kami sa kwarto. Tyrone is on his laptop. While I am busy reviewing my notes, our son was already sleeping. Nang matapos na ako, binalik ko na sa bag ang notebook ko at nilapitan si Tyrone. Matutulog na ako, sabi ko habang nakatayo sa gilid ng aming kama. Nakaupo naman siya sa harap ng laptop niya. He's facing his back on me. Okay, tipid niyang sagot. Almost sighed and went to our son. He was sleeping peacefully. I caressed his face before saying goodnight and went to our bed. Nasaan po si Tyrone? Tanong ko nang makita si Travis na hawak ni Manang Isabel. Pumasok sa trabaho, ma'am. Papasok na rin po ako. Pakibantay na lang po ang anak namin, ha? Sige, ma'am. Akala ko hindi ulit siya pumasok sa trabaho niya. Well, he has a company and other businesses, kaya hindi siya pwedeng umabsent ng ilang buwan para lang bantayan ng anak namin. Magkasama ulit kami ni Axel ngayon sa isang coffee shop. Pagkatapos namin mag-aral at tulungan ako, nanood kami ng movie sa laptop niya, kaya naman hindi ko na malaya ng oras. 6:30 PM na, agad kong tinext si Deon. Sige, sa susunod na lang natin tatapusin. Paalam ko kay Axel at agad na pumasok sa loob ng kotse. Kanina pa kita hinihintay sa school mo. Hindi rin kita matawagan. Wika ni Deon habang nagdadrive. Pasensya ka na, pinatay ko kasi ang cellphone ko at nawili kasi ako sa kakapanood ng movie. Pagkadating namin sa mansyon ay agad kong nilapitan si Manang Isabel. Nandito na po ba si Tyrone? Sana wala pa. Mamaya pa siguro uuwi yun kasi may trabaho siya. Oo, ma'am. Mga alas 5 po siya dumating. Nasa taas po siya. Patay, mabagal akong lumalakad paakit ng aming kwarto. Huminga ako ng malalim bago pinihit ang hawakan ng pinto. Nakita kong nilalapag ni Tyrone si Travis sa kanyang crib. Mukhang pinatulog niya. Nakakahiya, siya na ang palagi nagbabantay sa anak namin. Nandito na ako. Sabi ko nang tuluyan na akong makapasok sa loob. Sinulyapan niya lang ako bago siya umupo sa gilid ng kama. Ba't ginabi ka? Huminto ako sa paghinga ng magsalita siya. Napatigil din ako sa paglalakad patungo sana sa closet ko. May ginawa lang ako. Napalunok ako pagkatapos ko yung sabihin. Like, hanging out with Axel? Napabaling ako sa kanya. Tumayo siya at nilapitan ako. Agad naman akong kinabahan at unti-unting nanginig ang mga tuhod ko. Mukha siyang galit. Nagpapatulong lang ako sa kanya. Wala kaming ginagawang masa... Are you cheating on me? Kumunot ang noo ko sa tanong niya. Cheating? Bakit? Kami ba? Deon told me that you're always hanging out with this guy. Nakikita niya kayong palaging magkasama sa tuwing sinusundo ka niya. And what time is it now? Napaangat ako ng tingin sa kanya nang lumakas ang boses niya.
Nanonood kasi kami ng movie. So, a movie date, ha? Huh? Can he let me explain first? And why does he sound so jealous? Akala ko ba pinakasalan niya lang ako dahil sa anak namin? Kayo na ba? Kalmado niyang sabi, pero halata pa rin ang galit sa kanyang mukha. Yan talagang iniisip niya? Sa tingin niya may panahon pa ako mag-boyfriend ngayong may anak na kami? Kapag sinabi kong oo, magseselos ka? Paghahamon ko sa kanya, nakita kong gulat sa mga mata niya. I saw him swallowed hard 2 times before averting his gaze to me. Kasal lang tayo sa papel, Tyrone. Kinuyom ko ang aking palad at nilakasan ang aking loob sa susunod kong sasabihin. I know you don't love me. At nagpakasal lang tayo para sa anak natin. Napabaling siya sa akin. Tatanggapin ko kung may mamahalin kang iba. I know he's in love with his ex-girlfriend. He's even thinking about his ex when we had make love. Ang tanga ko lang talaga na nahulog ako sa kanya. Ang tanga ko na binigyan ko ng motibong bawat kilos na pinapakita niya sa akin. Ang tanga ko kasi umasa akong magugustuhan niya rin ako sa huli. Are you saying that because you're planning on leaving me? Makikipaghiwalay ka sa akin para sa lalaking yun? Hindi ko sinabing I flinched when he shouted. You've just said it. He shook his head. Pwede bang pakinggan mo muna ako? Nilapitan ko siya pero agad siyang humakbang palayo sa akin. No! Tinaas niya ang isa niyang kamay. Gusto mo akong iwan? Wika niya habang nakatingin sa ibang direksyon at naglakad patungo sa pinto. Tyrone, tawag ko sa kanya at sinundan siya. Napatigil ako sa paglalakad nang harapin niya ako. Stay here. Sabi niya at sinaradong pinto. Makalipas ang mga taon. Mommy! Daddy is here! Sigaw ng anak ko pagkapasok niya sa kwarto. Nagliligpit ako ngayon ng mga laruan niya. Sige anak, tatapusin ko lang to. Sabi ko habang abala sa pag-aayos ng mga laruan niya. I heard him sigh, kaya naman napabaling ako sa kanya. When I looked at him, he looked so sad with his lips pouting. Okay, sasama na ako. Sabi ko at nilapitan siya. Agad siyang umiti at hinawakan ng kamay ko. He was so excited while holding my hand as we make our way to the living room. Nakita namin si Tyrone nakakapasok lang at may hawak itong malaking paper bag. Daddy! Travis enthused and let go of my hand. Tumakbo siya sa kanyang ama at mahigpit itong niyakap. He was always like this. Palagi niyang inaabangan si Tyrone kapag umuwi ito galing sa trabaho. How are you? Dinig kong wika ni Tyrone nang kumalas ito sa pagkakayakap ng anak namin. I'm good! Travis said and his eyes went to the paper bag that Tyrone is holding. Sa akin po ba yan? Napatingin si Tygo sa hawak niyang paper bag at nginitian si Travis. Yes! Wow! Agad itong kinuha ni Travis at binuksan. Nakita ko ang pagkamangha at tuwa sa mata ng anak namin. Kinuha niya ang bagong laruan niya at lumapit sa akin. Mommy, look! I have a new toy! Masiglang wika ni Travis habang pinapakita sa akin ang laruan niya. Yumuko ako at hinaplos ang buhok niya. Ang ganda, sabi ko. Say thank you to your daddy. He nodded and went to Tygo. Sumunod naman ako. Thank you, daddy. You're welcome, son. Sabi ni Tygo at binuhat ang anak namin at hinalikan ito sa kanyang pisngi. Nang magtama ang mga mata namin, ay nginitian ko siya. But he didn't smile back. Kumain na kayo? Tanong niya sa akin. Hindi pa. Napatingin siya sa kanyang relo at nagsimula siyang maglakad patungo sa kusina habang karga si Travis. Let's eat. Malamig niyang wika nang lagpasan niya ako. Napabuntong hininga lang ako bago sumunod sa kanila. Our son is already 5 years old. Maayos naman ang pagsasama namin ni Tyrone sa nagdaang mga taon. Nagkaayos kami pagkatapos ng away namin noon kay Axel. Pero pagkatapos nun ay parang bumalik ang dating siya. The old Tyrone that I first met. He's always been cold to me. Hindi kami gaanong nag-uusap. Mostly ang mga conversation lang namin ay katulad nung kanina. Tatanungin niya lang kung nakakain na kami. Minsan tatawag siya sa akin para kamustahin si Travis. Pero tungkol sa akin, wala. Parang umiikot lang ang mundo niya sa anak namin. Pagkatapos namin kumain ay dumiretso ako sa kwarto namin. Habang sina Tyrone at Travis ay naglalaro sa sala. Gustuhin ko mang sumali sa kanila pakiramdam ko ma-out of place lang ako. Pagka-graduate ko ay nag-focus na ako sa pag-aalaga kay Travis. Nung baby pa siya, hindi na rin ako nakipagkita kay Axel at huminto na ako sa pagtatrabaho para mabantayan ko ng maigi si Travis.
Paminsan-minsan o tuwing weekend, pumupunta ako sa coffee shop na pagmamay-ari ni Tita Andrea. Niyayaya niya kasi ako na bumisita doon paminsan-minsan para hindi daw ako mabagot dito sa mansyon. Tumutulong ako sa pagbe-bake at pagsaserve ng mga orders doon minsan. Nandito ako ngayon sa terrace habang nakatingala sa langit. I can't help but reminisce the good old days with Tyrone. Nung pinagbubuntis ko pa lang ang anak namin, he was so sweet and caring. I miss the old him. Unti-unting pumatak ang aking luha. Ba't ba ako umiiyak? Sabi ko sa aking sarili habang pinupunasan ang aking luha nang marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto namin. Anong ginagawa mo dyan? Nagpapahangin lang. Natataranta kong sabi at pinunasan ang natitira kong luha. Kinabahan ako nang naglakad siya patungo sa akin. Papasok na ako, sabi ko at agad na bumalik sa loob. Napatigil siya sa paglalakad at pinagmasdan ako habang naglalakad patungo sa aming kama. Agad akong humiga at naglagay ng kumot sa aking katawan. Ayoko siyang tingnan kasi alam kong nakatitig siya sa akin. Baka mahalata niya na umiyak ako. Umiyak ka ba? Napatigil ako sa paghila ng kumot na magsalita siya. Hindi, sabi ko sabay iling at humiga na sa aming kama. Laking pasasalamat ko nang hindi na siya nagtanong pa. Pumikit na lang ako at naramdaman ang paghiga niya sa tabi ko. Kinabukasan. Anak, hindi mo na kita mahahatid ngayon sa school mo ha? Magluluto kasi si mami ng lunch para kay daddy. Sabi ko habang inaayos ang bag niya. It's okay, mom. I'm a big boy. I can handle myself. Kinurot ko naman ang ilong niya. No, you're still my baby. Sabi ko at hinalikan siya sa kanyang pisngi. Ew, mom. Don't call me baby. He said while frowning. I chuckled and ruffled his hair. Okay, Mr. Big Boy. Kinawayang ko siya nang pumasok sa loob ng kotse kasama si Dion. Pagkabalik ko sa loob ay agad kong tinawag si Manang Isabel para tulungan ako sa pagluluto. Kayo pong maghahatid sa opisina niya, ma'am? Tanong sa akin ng isang kasambahay. Opo, sabi ko habang ginigis ako ang karne sa bawang at sibuyas. Alam niyo, ma'am, namiss po namin kayo dati ni Sir na palagi po namin kayo nakikitang sweet. Ngayon po kasi parang hindi po kayo masyadong nag-uusap. At nakikita ko lang umiti si Sir kapag kasama niya si Travis. Napatigil ako sa aking ginagawa. Ay, sorry po, ma'am. Okay lang po ba pag-usapan ang tungkol sa inyo ni Sir? Tipid akong ngumiti at tumango. Kahit ang totoo ay iba talaga ang epekto sa akin ng pagbabago ni Tyrone. Kaya nga naisipan ko siyang gawa ng lunch ngayon. Gusto ko nang magkaayos kami. Gusto kong bumalik ang dating siya. Kaya ako nang gagawa ng paraan para magbati kami. Nagpahatid ako kay Dion patungo sa opisina niya. Nox, may pa-lunch ka ngayon ah. Uwi ka ni Dion habang naglalakad kami sa hallway. Ngayon ko nga lang din naisipan. Gusto ko lang magkaayos kami. Yee, mahal mo na? Nagulat naman ako sa sinabi ni Dion. Napatigil ako sa paglalakad. Anong mahal ka dyan? Sus, kunyari ka pa. Hindi nga. Pagtatanggi ko at inunahan ko na siya sa paglalakad. Narinig ko siyang tumawa. Huminto kami sa tapat ng pinto. Oh, kalma ka lang. Huwag ka masyadong kabahan. Baka bigla ka mag-confess ng nararamdaman mo sa kanya mamaya sa loob. Nakangising sabi ni Dion sa gilid ko. Umalis ka na nga. Sabi ko sa kanya. Hinintay ko siyang makapasok sa loob ng elevator bago kumatok. Pero napansin kong nakabukas pala yon. Baka wala si Tyrone sa loob. Huminga ako ng malalim bago ko hinawakan ng pintuan. I was about to push it when I heard the sob from his office. Hindi ko yun binuksan at nilapit ang tenga ko sa pinto. Pinakasalan mo lang ba siya dahil sa bata? Boses yun ng babae. Kahit kinakabahan ay sinubukan kong sumilip sa maliit na parte ng pinto. Nakabukas. Humigpit ang hawak ko sa lunchbox nang makita si Tyrone na may kayakap na babae. Hinahaplos nitong likod niya. Nakita kong huminga siya ng malalim bago sumagot. Yes, sagot ni Tyrone. Napahawak ako sa aking bibig nang mag-umpisang tumulo ang aking mga luha. Iyon ang huli kong narinig bago ako lumayo sa pinto at umalis patungo sa elevator. His ex? Nagkabalikan sila? Kaya ba parang lumayo siya sa akin? Hindi niya ako gaanong kinakausap at palaging malamig ang pakikitungo niya sa akin. Kasi sila na ulit ng ex niya.
Patuloy ang pagbuhos ng aking luha habang naglalakad palabas sa kumpanya niya. Itinapon ko ang dalawang lunchbox sa basurahan at nagpara ng taxi. Ayaw kong umuwi sa mansyon. Gusto ko munang mapag-isa. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta huminto lang ako nang makita ang palengkeng palagi kong pinupuntahan dati. Malapit lang yun sa tinitirahan ko dati kina auntie. Pagkababa ko ay naglakad-lakad ako. Napangiti ako habang pinagmamasdan ng mga tao sa paligid. Ang mga bata ay naglalaro. Ang masayang pamilya na kumakain sa karinderya. Nakakamiss din ang simpleng buhay na nakagisnan ko dati. Napahinto ako sa paglalakad ng makita ang pamilyar na bahay. Walang pinagbago. Ganun pa rin. Maglalakad na sana ako nang may biglang tumawag sa akin. Emma! Hoy! Ikaw ba yan? Nakita ko si Marie sa kabilang kalsada habang may kargang bata. Nakita kong lumabas si Anna. Sunod ay si Auntie. At si Axel? Nakita kong gulat sa mga mata ni Axel at agad akong nilapitan. Habang nanatiling nakabusangot naman ang mukha ni Auntie. Kumusta ka na? Ilang taong kitang hindi nakita. Sabi sa akin ni Axel. Okay lang. Sabi ko, wala naman masyadong nagbago kay Axel. Humaba lang ang buhok niya at parang lumaki ang kanyang katawan. Tara. Sabi niya at hinila ang kamay ko. May pupuntahan pa kasi ako eh. Pagsisinungaling ko. Puntahan muna natin sila. Wala na akong nagawa kundi ang sumama sa kanya sa bahay ni na auntie. Mabuti naman at naisipan mo kaming dalawin dito. Sabi ni auntie habang inaayos ang suot niyang bestida bago umupo. Medyo mabagal na siyang gumalaw dahil na rin sa katandaan. Ba't parang lalo kang gumanda? Emma, anong sabon ang gamit mo? Sabi ni Marie habang pumapapak ng chicherya. Nagbago ang mukha niya. Pumayat siya at parang hindi na niya naaalagaan ang sarili niya. Alam ko namang maarte si Marie. Naka-makeup kahit nasa bahay lang. At maarte din ito sa katawan niya. Gusto niya palaging maganda siyang tingnan pero mukha na siyang losyang ngayon. Nakabistida at magulong buhok. Si Anna naman ay parang ganun pa rin. Wala akong ginagamit, sabi ko. Napatingin ako nang may lumapit sa kanyang bata, sunod ay kay Anna na may hawak ding sanggol. May anak na kayo? Tanong ko. Kay Marie, apat. Kay Anna, isa pa lang. Puro iniwan ng mga asawa nila. Sambit ni auntie. Hindi nila natapos ang pag-aaral nila. May bahid ng lungkot ang boses ni auntie. Kaya baka may pera ka dyan. Baka pwede mo naman kaming tulungan. Dagdag niya. Pwede ko po kayong tulungan. Napabaling ako kay Axel na nasa tabi. Ba't nga ba nandito to? Teka, ba't ka nga pala nandito? Tanong ko sa kanya. Boyfriend mo daw yan. Palaging pumupunta yan dito. Hinihintay kung kailan ka babalik dito. Sabi ni auntie. Hindi ko po siya boyfriend. Anong hindi? Eh nakailang balik na yan dito. Palagi nga may dala na pagkain. Binibigyan niya pa kami ng pera minsan. Wika ni Marie. Alam namin may boyfriend ka na, Emma, pero mas boto kami sa kanya. Sabay turo ni Marie kay Axel. Palaging pumupunta dito at mabait pa. Hindi ka tulad nung Tyrone na yun, parang palaging masungit kapag nagpapadala sa amin. Hindi na nga nagparamdam eh. Humaba ang usapan namin hanggang sa nagpaalam na ako nang medyo dumilim na. Nagbigay ako sa kanila ng pera galing sa ipon ko bago ako nagpahatid kay Axel. Okay ka lang ba talaga? Kanina pa ako tinatanong ni Axel kasi napansin niya raw kanina na namumugto ang mga mata ko. Ayoko namang sabihin ang totoong dahilan kung bakit ako umiyak. Tinatrato ka ba niya ng maayos? Sinong tinutukoy mo? Si Tyrone, ang asawa mo. Siguro nalaman niya kay na auntie. Pero teka, asawang sabi niya? Hindi ko pinaalam kay na auntie ang tungkol sa kasal namin ni Tyrone, pati ang pagbubuntis ko. Paano mo nalaman? Huminto siya ng may red lights. Matagal ko nang alam at malaki na rin ang anak niyo, hindi ba? Tumango ako kahit medyo nagulat na alam niya na pala. Hindi ka naman niya sinasaktan. Nakita kong paghigpit ng pagkakahawak niya sa manipela. Hindi, sagot ko. Nang babae ba siya? Sunod niyang tanong. Umiwas ako ng tingin ng maalalang nakita ko kanina. Naramdaman kong pagbaling sa akin ni Axel. Is he cheating on you? Hindi ako sumagot. Naramdaman ko na lang na tumulo ang aking luha. Hindi naman dapat ako masaktan, hindi ba? Ako pa nga mismo ang nagsabi sa kanya noon na tatanggapin ko kung may mamahalin man siyang iba. Kasi alam kong dati pa namang mahal pa niya ang ex niya. Napatigil ako sa pag-iyak nang yakapin ako ni Axel.
It's okay. Let it out. He gently said while caressing my back. Nandito lang ako. Nang kumalma na ako, bumalik siya sa kanyang upuan at binigyan ako ng tissue. Salamat, sabi ko sa kanya. You don't deserve him. Sabi niya habang nakatingin sa kalsada. Okay lang. Ang importante lang sa akin ngayon ay ang anak namin. Babalik ka pa doon? Kita ko ang galit sa mukha niya. No, sa akin ka sasama. Seryoso niyang wika. Bigla akong kinabahan sa sinabi niya. Napatingin ako sa labas at madilim na. Nakalock din ang pinto ng kotse niya. Axel, kailangan kong umuwi. Ang sabi ko, sa akin ka sasama. Nagulat ako sa pagsigaw niya. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. Puno ng galit ang mga mata niya at medyo hinihingal siya dahil sa pagsigaw. Unti-unti akong nakaramdam ng takot. Nakita ko siyang may hinahalughog sa bag niya. Sobrang bilis naman ang tibok ng puso ko habang kinakapa ang aking cellphone sa bulsa ko. Napabaling ako nang maramdaman ko siyang lumapit sa akin. Lumayo ako sa kanya pero huli na nang may naramdaman akong tumusok sa leeg ko. Agad akong nakaramdam ng pagkahilo. Hanggang sa dumilim ang paningin ko. Nagising ako sa hindi pamilyar na kwarto. Malaki yun pero hindi ko gaano makita ang mga gamit sa loob dahil patay ang ilaw. Tanging lampshade lang ang nagsisilbing ilaw sa buong silid. Hinanap ko ang switch ng ilaw at pinindot yon. Umupo ako sa gilid ng kama at napahawak sa aking leeg habang pinagbamasan ang hindi pamilyar na kwarto. Nasaan ako? Kasama ko si Axel kanina. Nagalit siya at parang may tinurok siya sa leeg ko. At nawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung nasaan ako pero kailangan kong umalis dito. Kinapa ko ang aking bulsa at wala doon ang aking cellphone. Lumapit ako sa maliit na drawer. Nagbabaka sakaling nandun ang cellphone ko pero wala. Napatigil ako sa paghahalungkat. Nung makita kong mga pamilyar na panyo na maayos na nakatupi sa loob ng drawer. Kinuha ko lahat yon at inilapag sa taas ng drawer. Akin lahat ng yon. Tiningnan ko yon isa-isa at puro sa akin yon. Bakit nandito ang panyo ko? I wandered the whole room. And I stopped in front of a closet. Dahan-dahan ko yung binuksan. Puno yun ng damit pang lalaki. Pero naagaw ng aking paningin ang isang kulay puti na kahon. Kinuha ko yun at binuksan. Nalaglagan pang ako sa aking nakita. Puno yun ang mga litrato ko. Halos lahat ng kuha ko ay nasa school. Naglalakad sa hallway, sa labas ng gate. Ang iba ay nasa loob ng classroom. Nakita ko rin ang dati kong mga pangtali sa buhok. Napatigil ako sa paghahalungkat nang makita ang isa kong litrato na nagtatrabaho sa loob ng fast food chain. Someone is stalking me. Pero sino? Babalik ko sana ang mga litrato sa loob ng kahon. Nang mapansin ang isa pang litrato na hindi ko pa natitingnan. Napahawak ako sa aking bibig at tahip-tahip ang aking puso habang pinagmamasdan ang litratong hawak ko. It was a picture of Tyrone and her son. Nasa labas sila ng gate ng mansyon. Ang mas kinakatakot ko ay ang pulang X na nakamarka sa litrato nilang dalawa. Nakarinig ako ng yabag mula sa labas. Kaya nagmamadaling binalik kong litrato sa kahon at tinago yun sa loob ng closet. Pinunasan kong tumulo kong luha sa aking pisngi. At hinanda ang sarili sa kung sino man ang paparating. Sobrang lakas ng kabog ng puso ko habang tinitingnan ang paggalaw ng doorknob ng pintuan. Hudyat na mayroong papasok. My queen is finally awake. Nakangiti nitong wika at sinaradong pintuan. Humakbang siya patungo sa akin. Pero agad kong tinaas ang kamay ko. Huwag kang lalapit! Nanginginig ang boses ko. Napahinto siya sa paglalakad. Baka sa mukha niyang pagtataka. Pero agad rin napalitan ng ngisi. Tiningnan niya ang closet na nasa likod ko. You saw the box, didn't you? Humakbang uli siya palapit sa akin. Kaya agad ko ulit siyang pinigilan. Diyan ka lang! Wika ko at umatras hanggang sa tumama sa closet ang likod ko. Sumeryoso ang kanyang mukha at tuluyan na siyang nakalapit sa akin. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Yumuko ako. Nakita kong inangat niya ang kamay niya palapit sa mukha ko. Kaya agad ko itong hinawakan. Huwag mo akong hawakan! Sabi ko habang nakahawak sa palapulsuhan niya. His eyes went to my hand. You're shaking. Bulong niya at kinuha ang kamay kong nakahawak sa kanya. Masuyo niyang hinawakan ang kabila kong pisngi. Are you scared of me? He softly said, leaning his face close to mine. Dahan-dahan akong tumango. He sighed and lifted my chin up so that our eyes would meet.
Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. He said and slyly pinched my chin. Mahal kita. My brows furrowed. Axel, may asawa na ako. Ano ngayon? Tinaasan niya ako ng kilay at bumaba ang kanyang kamay sa pangako. Hindi kita gusto. Sabi ko para tumigil na siya. Matagal ko nang sinabi sa kanya na hindi ko siya gusto. Pumayag ako makipagkaibigan sa kanya kasi akala ko noon tanggap na niya na hanggang magkaibigan lang kami. Pero hindi ko alam na hanggang ngayon ay may nararamdaman pa rin pala siya para sa akin. Binaba niya ang kamay niya at matalim akong tiningnan. What did you say? Ang sabi ko, hindi kita gusto. Nilakasan ko ang loob ko kahit nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Napaigtad ako nang hampasin niya ang closet na nasa likod ko. Nakita kong gumalaw ang panga niya at kinuyom niya ang kanyang palad. Say that again and I'm going to kill your son. Nagulat ako sa sinabi niya at agad ko siyang tinulak. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sigaw ko habang unti-unting tumutulo ang luha ko. Napaupo siya sa gilid ng kama dahil sa pagtulak ko. I can't kill the both of them. Tumayo siya at may dinukot mula sa kanyang likod. Your son and your husband. Inangat niya ang hawak niyang barel habang may malademonyong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Don't worry. Hindi mo kailangan matakot sa akin. Binalik niya ang barel sa kanyang likod. Sundin mo lang ang gusto ko at hindi ka masasaktan. Umiling ako at tumakbo patungo sa pintuan. Pero agad niya akong nahabol at pinalibot ang braso niya sa bewang ko. Padarag niya akong pinaupo sa kama. Axel, please, pauwiin mo na ako. I said while my tears are flowing uncontrollably in my cheeks. No! Wika niya at lumapit sa akin. Agad akong lumayo at sumiksik sa headboard. Dito ka lang, Emma. At hinawakan niya ang paa ko. Parang awa mo na. I said weakly and hugged my knees. Ba't mo ba ito ginagawa? Umiwas siya ng tingin sa akin at yumuko. I saw how his Adam apples moved when he swallowed hard. Matagal na kitang gusto. Panimula niya. Have never felt this before. Or to any woman. Muli niya akong binalingan. I stalked you. I collected lots of your things. Bigla siyang gumisi. But I stole most of them. Bigla akong may naalala. Ikaw rin ba yung... palaging kumakain doon sa pinagtatrabahuhan ko? Yung nakaitim na jacket? Tumango siya at akmang lalapit sa akin. Now I get it. Kaya pala sinasabihan niya ako ng see you later pagkatapos ng eskwela. Kasi nakikita niya ulit ako sa trabaho. Please, dyan ka lang. Hindi naman siya gumalaw at nanatili sa pwesto niya. Pero nagulat ako kasi sumusunod naman siya sa sinasabi ko. I can trick him. Do you love your husband? Napakurap ako sa tanong niya. Kapag sinabi kong oo, baka magalit siya. At baka ano pang magawa niya sa akin. Muntik na nga niya akong saktan kanina nang sinabi kong hindi ko siya gusto. Umiling ako bilang sagot. Kahit ang totoo ay mahal ko si Tyrone. Tama nga ang hinala ko. Nagpakasal lang kayo dahil sa anak niyo. Lumunok ako bago sumagot. Oo. Ngumiti siya at nilapitan ako. Lumapit siya sa mukha ko kaya agad akong umiwas. Hinalikan niya ako sa aking noo. That means I still have a chance, right? Hinawakan niyang magkabila kong pisngi. Hindi ako sumagot. I'm gonna make sure you're gonna fall for me. He gently caressed my left cheek. Sa ngayon dito ka muna titira. Magsasama tayong dalawa. Mas lalo akong kinilabutan sa mga sinabi niya. Bibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Basta ipangako mo lang sa akin na hindi ka aalis sa tabi ko. Hinila niya ako palapit sa kanya at niyakap. Just do what I said and no one will get hurt. Got that? I nodded. Kasama yun sa plano ko. Paniniwalain ko siya na hindi ako aalis sa tabi niya. Na dito lang ako. Pero tatakas ako. Ayokong tumira kasama siya. Mahimbing na siyang natutulog ngayon sa tabi ko. Hindi ko na hinanap ang cellphone ko kasi panigurado akong tinago niya yun. Kailangan ko nang tumakas. Nang may alis ko ng braso niya, dahan-dahan akong tumayo. Maingat ang bawat galaw ko. Iniiwasang makagawa ng kahit anong tunog. Baka magising siya. Nakahinga ako ng maluwag nang makalabas ako ng kwarto niya. Madali akong makakatakas kasi walang ibang tao dito sa bahay niya. Kami lang. Walang kasambahay o mga tauhan. Nakalakang pinto sa sala, kaya umikot ako. Sa likod ako dumaan at laking pasasalamat ko nang nabuksan ko yon.
Naglibot-libot ako para makahanap ng maaaring madaanan. Mataas na simentong nakatayo sa paligid ng bahay bilang harang. Hindi ko yun maakyat. Medyo malayo pa kasi ang gate kaya tiningnan ko muna dito sa likod baka may makita akong daanan palabas. Pero wala. Lumingalinga muna ako sa paligid bago tumakbo patungo sa malawak na garden sa harap ng bahay niya. Tatakbo na sana ako ulit patungo sa gate nang marinig kong pagbukas ng pinto. Nanlaki ang mata ko na magtama ang mga mata namin ni Axel. Shit! Mura ko at tumakbo patungo sa gate. I didn't make it far until before I felt a pair of strong arm wrap around my stomach. Bitawan mo ako! I wiggled to get away, but it was useless. Napakalakas niya. At saan ka pupunta? Sigaw niya nang binaba niya ako sa gilid ng fountain. Nasa bandang gitna kami ng garden. Inihingal siya at bakas ang galit sa kanyang mata habang nakatitig sa akin. You promised me. You said you'll stay here. Nilapitan niya ako at mahigpit na hinawakan ang braso ko. Tatakas ka? Iiwan mo ko? He fervently said as his grip on my arm gradually tightened. Umarte akong nasasaktan sa hawak niya. Napatingin siya sa mukha ko at unti-unting lumuwang ang pagkakahawak niya sa braso ko. I'm sorry. Hindi na ako aalis. Umaliwalas ang kanyang mukha at hinawakan ang kamay ko. Let's go back inside. Wika niya at hinila ang kamay ko. Nung tumalikod siya ay agad kong pinulot ang malaking bato sa paanan ko at hinampas yun sa ulo niya. Napaupo siya at nabitawan ang kamay ko. I took that chance to escape. Napabaling ako sa kanya habang tumatakbo patungo sa gate. Nakita ko siyang tumayo habang hawak-hawak ang dumudugo niyang ulo. Bumalik ka rito! Napahinto siya sa paglalakad at napaupo habang hawak ang kanyang ulo. Mukha itong nahihilo. Agad kong binuksan ang gate at lumabas. Sa sobrang pagmamadali ko, hinatapilok pa ako. Tinukod ko ang kamay ko. Tumama yun sa matulis na bato. Kaya nasugatan ako. Hindi ko yun ininda at agad na tumakbo papunta sa kalsada. Kahit na paika-ika ako. Sumakay ako ng taxi para makauwi. Pagkadating ko sa mansyon, nalibago ako. Kasi wala masyadong mga tauhan sa paligid pati sa loob. Tulog na din siguro ang mga kasambahay. Madaling araw na siguro ito. Dumiretso muna ako sa kwarto ng anak ko. Nakita ko siyang mahimbing na natutulog. Sinarado kong pinto ng kwarto niya at tumungo sa kabilang kwarto. Nagulat ako nang makitang wala si Taigo sa loob. Nasa trabaho pa rin siya? O baka naman kasama niya si... Hilaw akong ngumiti. Napaisip ako kung alam niya bang nangyari sa akin. Kung hinanap niya ba ako at kung nag-aalala ba siya sa akin. For sure hindi. Busy siguro siya sa ex niya. Papasok na sana ako sa banyo nang may marinig ako mula sa labas ng pinto ng aming kwarto. Hindi ko pala yun nasarado ng maayos. Have you seen her already? Hindi, sir. Sumilip ako sa pintuan at nakita si Tyrone at dalawang tauhan. Ang isa ay kararating lang. Sir, kakabalik lang po namin. Hindi po namin siya nakita. Sunod kong nakita si Dion na lumapit kay Tyrone. Kami na ang bahala, Tyrone. Magpahinga ka na muna. Madaling araw na. Wika ni Dion. Hinanap niya ako. Yung damit niya ganun pa rin. Napaisip tuloy ako kung ilang oras niya ba ako hinanap. Ni hindi siya nakapagbihis. At paniguradong hindi rin siya nakatulog o nakakain. Agad akong nakaramdam ng awa. Kala ko hindi niya ako hahanapin. Akala ko wala na siyang pakialam sa akin. Pero nagkamali ako. Sasama ako, sabi ni Tyrone. Magbibihis lang ako. Napaatras ako sa pintuan ng buksan niya yon. Agad na nagtama ang mga mata namin. Emma, nandyan ka na pala. Wika ni Dion sa likod ni Tyrone. Agad ding sumilip ang dalawang tauhan na nasa tabi niya. Ang kaninang gulat na mukha ni Tyrone ay napalitan ng blankong ekspresyon ng lagpasan niya ako. Pumasok siya habang nakipag-usap naman ako kina Dion. Okay ka lang ba? Kanina ka pa namin hinahanap. Sabi ni Dion. Okay lang ako. Pasensya na talaga. Anong oras ka umuwi? Napabaling ako kay Tyrone na tahimik na nakaupo sa kama. Nakikinig sa usapan namin. Kadadating ko lang. I heard Tyrone sighed. Sabay kaming napabaling ni Dion sa kanya. Ah, ganun ba? Sige, magpahinga ka na. Paalam ni Dion bago umalis. Sinarado kong pinto at hinarap si Tyrone na abala ngayon sa pagtanggal ng kanyang necktie. Huminga ako ng malalim bago lumapit sa kanya. Handang ikwentong nangyari kanina. Tyrone,
Yung boyfriend mo pang naghatid sa'yo dito? Natigilan ako sa tanong niya. Sinong tinutukoy? Bigla siyang tumayo at tinapon ang necktie niya kung saan. You really want to deny it? Mas lalong kumunot ang noo ko. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ka mahanap ni Deon kanina. So we look for you. Hindi namin alam kung saan ka nagpunta. So we went to your auntie. Inanap nila ako pati kay auntie. At alam mo kung anong sabi nila? Mapait siyang ngumiti. Bakas ang pagod at sakit sa mata niya. Sumama ka raw sa boyfriend mo. Nagulat ako sa aking narinig. Inakala talaga nilang nobyo ko si Axel. Hindi ko siya boyfriend. You've said that before. Kaya ayokong maniwala sa'yo eh. Dati pa hindi ba? Nung nag-aaral ka pa. When Dion always saw you hanging out with him. At ginabi ka nun sa pag-uwi. You still have a fucking communication with him. Kaya nagkita ulit kayo. Kinuyong ko ang aking palad at pinipigilan ang sariling maiyak. Sarkastiko siyang tumawa at muli akong tiningnan. Hindi ka makasagot. Tama ako, hindi ba? He sneered. Anong ginawa niyo at inumaga ka ng uwi? May panunuya sa tono ng kanyang boses na natili akong tahimik. Hindi makapaniwala sa mga sinasabi niya sa akin. He shook his head in disappointment. Hindi ako makapaniwala ang kaya mo pang lumandi kahit may asawa't anak ka na. Naistatwa ako sa kinatatayuan ko at gulat siyang tinitigan. Parang sinasaksak ang puso ko sa sinabi niya. Unti-unting pumatak ang mga luha ko. Nakita kong dumapo ang mga mata niya sa pisngi ko na may luhang patuloy sa pag-agos. Fine, sambit ko. Tatanggapin ko ang paratang mo sa akin. Tutal ayaw mo naman akong pakinggan. Marahas kong inalis ang aking luha. Unti-unti namang lumambot ang titig niya sa akin. Sige, I won't bother to explain my side. Because I knew in the end, I will still end up being a liar to you. Nakita kong umawang ang kanyang labi na parang may sasabihin siya. Pero hindi ko yun pinansin. Sana masaya ka na. I said and left him. Mommy, wake up! Nagising ako nang marinig kong boses ng anak ko. Minulat ko ang aking mata at agad siyang nginitian. Good morning. I said and extended my arms for a hug. Agad siyang lumapit at niyakap ako. Why did you sleep here? Nag-away ba kayo ni Daddy? Dito ako natulog sa kwarto niya kagabi pagkatapos namin mag-away ni Tyrone. Bumangon ako. Mag-CCR lang ako ha, sabi ko. Inignore ako ang tanong niya. Umupo siya sa kama. Please be fast. Daddy's waiting. Napatigil ako sa paglalakad. Hindi pa nakakaalis si Tyrone? Anong oras na ba to? Okay, sabi ko at binuksan ang pinto ng banyo. Pagkababa namin ay nakita ko si Tyrone sa dining area. Nakabihis na siya at mukhang hinihintay kami. Umupo si Travis sa tabi ko. Bali napapagitnaan namin siya ni Tyrone. Ramdam ko ang mga titig niya sa akin, pero hindi ko yun pinansin. Kaunti lang ang kinuha kong pagkain dahil wala akong gana. Habang kumakain kami, napansin kong pagsulyap ni Tyrone sa pinggan ko. Hindi ko napigilang tingnan siya, pero agad niyang iniwas ang kanyang tingin. Tahimik si Travis sa pagkain pero panay din ang pagsulyap niya sa amin. Nagtataka siguro kung bakit hindi kami nag-uusap ni Tyrone. Nakita kong bowl na may konting cereal sa gilid ng pinggan ni Travis. Siguro ay kumain na ito kanina. I'm finished, sabi ni Travis at kinuha ang kanyang bag. Mabilis kong inubos ang natirang pagkain sa pinggan ko at tumayo. Mga nasa 3 kutsara lang siguro ang kinain ko. Hatid na kita sa labas, anak, sabi ko at inilapag ang aking baso. Ako nang maghahatid sa kanya, ma'am. Tapusin niyo na lang po ang pagkain niyo, sabi ni Manang Isabel. Tapos na po akong kumain. Napaangat ng tingin sa akin si Tyrone. Parang hindi naman makapaniwala si Manang Isabel sa sinabi ko. Napansin niya ni siguro na konti lang ang kinain ko. Opo. Manang, pakihatid na si Travis sa labas. Seryosong wika ni Tyrone. Lumapit si Travis sa kanya at niyakap siya. Bye, Dad! Hinawakan ni Tyrone ang braso niya. Ako naman sunod ang niyakap niya. Bye, Mom! Sabi niya habang nakayakap sa aking leeg. Bye. You and Daddy should talk. Bulong niya sa akin bago lumapit kay Manang Isabel. Medyo nagulat ako sa sinabi niya. Ang mature mag-isip ng anak ko. Sorry anak, pero wala ako sa mood kausapin ng ama mo. Where are you going? Lalabas na sana ako na magsalita siya.
Umikot ako para maharap siya. Sa kwarto, ang konti ng kinain mo. Busog ako at tinalikuran ko siya. Hahakbang na sana ako paakit sa hagdan nang may biglang humawak sa aking kamay. Inis kong binalingan si Tyrone at inalis ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Hindi nga ako kakain. Uli niyang hinawakan ang kamay ko pero agad ko yung inilayo. Bumuntong hininga siya at hindi na muling hinawakan ang kamay ko. Aakat na ako. Wika ko't tinalikuran siya. I'm sorry. Napatigil ako pero hindi ko siya nilingon. Huminga ako ng malalim nang maramdaman kong unti-unting umiinit ang sulok ng mga mata ko. Narinig ko ang yapak niya mula sa aking likod. I was about to take a step when he suddenly hugged me from my back. I'm sorry. Ramdam ko ang mabibigat niyang paghinga mula sa likod ko. Hindi kita dapat pinagsalitaan ng ganun kagabi. Gusto kong ngumiti kasi ngayon niya lang ulit ako niyakap. Pero ewan ko ba bakit hindi ko magawang maging masaya ngayon. Mabigat pa rin ang pakiramdam ko dahil sa nangyari kagabi. Nasasaktan pa rin ako sa tuwing naaalala kung sinabi niya sa akin. Pumunta ka na sa trabaho mo. Baka malate ka pa. Sabi ko, pinipigilan na tumulong mga luha ko. Kinuha ko ang braso niya sa tiyan ko. Emma. Sige na, mamaya na tayo mag-usap. Sabi ko habang hindi ko siya tinitingnan. Hindi naman niya ako pinigilan. Agad akong pumasok sa kwarto ng anak namin. Umupo ako sa sahig at sinubsob ang mukha ko sa gilid ng kama. I feel so exhausted, mentally and emotionally. Mommy, why do you look so sad? Tanong ng anak ko habang nakaupo ako. Umiinom ako kanina ng wine, pero tinago ko nang dumating siya. Mommy is fine. I forced a smile and caressed his hair. Come here, sabi ko at pinaupo siya sa hita ko. Mukha siyang malungkot. Hindi po kayo nag-uusap ni Daddy kaninang umaga, and he looks mad. I sigh and rested my chin on the top of his shoulder. We're okay. Please don't lie. Seryoso niyang wika. Magkasalubong ang dalawa niyang kilay. Para talagang si Tyrone. Mag-uusap kami mamaya. Sabi ko kahit wala naman talaga akong balak na kausapin ng ama niya. Tumayo siya at tumango. I'll go to bed. You should wait, Dad. I let out a small chuckle. Yes, sir. Nang makaakyat na siya sa kanyang kwarto ay bumalik ako sa kusina at agad na kinuha ang wine sa rep. Alas just na at wala pa rin si Tyrone. Napailing ako habang iniisip na baka magkasama ulit sila ng ex niya. Hindi ko alam kung gaano katagal ako natulog. Nagising lang ako nang maramdaman kong may kumuha ng bote mula sa kamay ko. Nang makita kong si Tyrone yun ay agad akong tumayo at lumabas ng kusina. Dire-diretso ang lakad ko patungo sa hagdan. Kahit medyo nahihilo ako, dire-diretso pa sana ako sa pinto ng kwarto namin. Nang maalala ko na hindi nga pala akong matutulog sa kwarto namin. Sa anak ko muna ako makikitulog. Bubuksan ko na sana ang pinto ng kwarto ni Travis nang maramdaman kong presensya ni Tyrone sa aking likod. Sino pa nga ba? Let's go to our room. Dito ako matutulog. Hahawakan ko na ulit ang doorknob nang bigla niya akong buhatin. Napatili ako at napayakap sa kanyang leeg. Ibaba mo ako! I wiggled in his arms but he didn't even budge. Binuksan niya ang pinto ng aming kwarto gamit ang isa niyang kamay. At pumasok kami. Marahan niya akong binaba nang makapasok na kami. Ayoko nga matulog dito. Kailangan natin mag-usap. Ayoko makipag-usap sa'yo. Sabi ko at nilagpasan siya. Lalabas na sana ako nang yakapin niya ako mula sa aking likuran. Let's talk, please. He pleaded while hugging me tightly. Ewan ko pero parang lahat ng galit ko sa kanya unti-unting naipon. Nanginginig ang kamay ko habang hinahawakan ang kanyang braso. Bitiwan mo ako! At pilit na inaalis ang kamay niya sa tiyan ko. Pero mas lalo niya lang hinigpitan yon. Baby, please. Natigilan naman ako sa sinabi niya. I'm sorry, okay? I'm sorry. Pinatakan niya ng halikang balikat ko. Agad namang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ba, Emma? Huwag kang bumigay. I'm sorry kung nagbago ako. I'm sorry kung nag-iba ang trato ko sa'yo. Diretsuhin mo na kasi ako, Tyrone. Kinuha ko ang kamay niya sa bewang ko at hinarap siya. You don't need to be sorry. Alam kong nagkabalikan kayo ng ex mo. Kaya kung hihingi ka ng tawad ngayon, kasi nag-ibang pakikitungo mo sa akin. Hindi na kailangan.
kasi alam ko ang dahilan kung ba't ka nagbago at kung ba't ka lumayo sa akin. Tumulo ang luha kung kanina ko pa pinipigilan. What are you talking about? Lumapit siya sa akin at pilit na hinahawakan ng siko ko, pero agad akong lumayo. Alam ko! Tiningala ko siya at kita kong pagtataka sa mata niya. Alam kong mahal mo siya. What? Nagkabalikan kayo? Tiningnan ko ang mukha niya. Hinihintay na magbagong ekspresyon ng kanyang mukha kasi nalaman kong sekreto niya. Pero nagtaka ko nang sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Is that the reason why you're mad at me? Hindi ko magets ang sinagot niya. Ang layo sa sinabi ko. I expected him to get shocked. Hindi kami nagkabalikan. Halos mapairap ako nang sambitin niya ang pangalan ng ex niya. Mas lalong uminit ang dugo ko. Sinungaling. Sabi ko at nilagpasan siya. Umupo ako sa dulo ng aming kama. Agad naman siyang sumunod sa akin. Umupo siya sa sahig. Kaharap ko at pinatong ang kamay niya sa tuhod ko. Naka-shorts pa naman din ako. Sinong nagsabi sa'yo nagkabalikan kami? I don't know why, but I'm started to get feeling uncomfortable now that is in front of me and touching my knee. Nakita ko kayo sa office niyo. Magkayakap. He nodded. Is that the day you went to the company and you brought me some food for lunch? Paano mo nalaman na dinalhan kita ng lunch? Dion told me. Dion again. What else did you see? At unti-unti niyang ginagalaw ang hinlalaki niya sa aking tuhod, making me a bit distracted. Wala na. Magkayakap kayo. Narinig ko din pala na. Titig na titig siya sa akin kaya umiwas ako ng tingin sa kanya. Pinakasalan mo lang ako dahil sa anak natin. His side scooted closer. Hinawakan niya ang kamay ko na nasa aking hita. Pinakinggan mo ba ng mabuting sinabi ko? Oo. Yes pa nga ang sagot mo eh. Hear me out first. Wika niya at inalis ang kanyang kamay sa kamay ko. Pinatapos mo ba ang sinabi ko? Napakurap ako sa sinabi niya. Umalis ako kaagad. Hindi ko alam kung may sinabi pa siya. Marahan akong umiling. So you didn't hear the part where I said that I eventually fell in love with you? Teka, anong sinabi niya? Kinamusta niya ako kung may pamilya na ba ako. I said yes. And sinabi ko rin may anak ako. She got shocked and happy at the same time. I got to tell her it was an accident. She got curious and asked me if I only marry you because of our child. And I said yes. Kumunot ang noo ko. Na mali ba yung narinig kong sinabi niya kanina? Yes, at first. Yun yung dahilan ba't tayo nagpakasal. Pero sinabi kong sa huli ay natutunan din kitang mahalin. Kinagat ko ang ibaba kong labi dahil sa mga sinabi niya. Pero naramdaman kong unti-unting umiinit ang pisngi ko. Please lang, ayokong kiligin. The silence is too loud. Sobrang lakas at bilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko tuloy naririnig niya yon. And she went to my office because something bad happens to her husband. At kay Tyrone talaga siya humingi ng tulong? She's my ex and akala ng mga ibang kalaban ko ay may connection pa rin siya sa akin. Ilang araw na parang may sumusunod sa kanya at sa asawa niya. Tinulungan ko siya at nalaman namin ang mga tauhan nga ng kalaban kong umaaligid sa kanila. That was the time when me and Enzo talked to my office. Tumango lamang ako para ipagpatuloy niya ang kanyang sasabihin. Her husband got shot by the men of my enemies. So she went to my office. So that's why she was crying that time while Tyrone is hugging her. I know it's my fault. That's why I'm helping them. At hindi na dapat sila nadadamay sa akin. Tumango ulit ako. Senyales na naiintindihan ko ang sinabi niya. He's just helping her. Hindi sila nagkabalikan at mahal niya ako. Kaya huwag ka nang magselos. Tumayo siya habang nanatili naman akong nakaupo. Tiningala ko siya. I've been keeping this for a long time. But I want you to know that... Yumuko siya para mag-level ang mga mukha namin. Tsaka niya ako dinampian ng mababaw na halik sa aking labi. Napapikit ako nang maglapat ang aming labi. Pagkadilat ko ay agad na nagtama ang aming mga mata. Ngumiti siya at hinawakan ang pisngi ko. Ikaw lang ang mahal ko. Wala nang iba. Thank you.
Nagising ako nang maramdaman kong may humahalik sa pisngi ko. Nananaginip ba ako? Minulat ko ang aking mata. May brasong nakapulupot sa aking tiyan at may humahalik sa aking balikat. "Good morning, wife," he said in a deep and husky voice. Agad akong bumangon at nakita si Tyrone sa tabi ko. "Wala kang trabaho?" Wika ko habang sinusuklay ang aking buhok. Bumangon siya at niyakap ako. "Meron." Hinaplos niya ang aking buhok at inamoy ang aking leeg. "Hinintay lang kitang magising." "This is new. So new. The newest and caring Tyrone is back." "Do you have any plans for today?" Tanong niya at hinaplos ang aking tiyan, making me feel things. "Sa coffee shop ng mami mo?" He hummed in response bago siya lumayo sa akin. Napasimangot ako. Nabitin ako sa yakap niya. "I'll just take a shower," sabi niya. Tumango lang ako at bumaba sa kama. Pumunta ako sa kwarto ng anak namin para gisingin siya. Pero wala na siya sa kanyang kwarto. Baka nasa baba na. Doon na lang ako naghilamo sa banyo ng kwarto ng anak ko bago ako bumaba. I saw Travis in the living room. He's watching TV while eating cereals. "Ang aga mong nagising," sabi ko at tinabihan siya. "I have class so I have to wake up early," he said, his eyes glued on the TV screen. "By the way," his eyes went to me. "Good morning, Mom." Tumayo siya at hinalikan ng pisngi ko. I smiled. "Good morning din." Tinignan ko ang pinapanood niya. Akala ko cartoons, pero news pala yung pinapanood niya. "Ba't yan ang pinapanood mo?" Sabi ko at kinuhang remote sa tabi niya at inilipat yun sa cartoons. "Ayan oh, maganda, Mr. Bean." He looked at me annoyed. "I don't like him. I can't even understand what he's saying and his nose is too big." Ani at binalik sa balita ang pinapanood niya. Napakurap ako sa sinabi niya. "Oh sige, kung yan ang gusto mong panoorin." "What are you two doing here?" Napabaling ako nang marinig kong boses ni Tyrone. Tapos na siyang maligo and he was wearing a white button-down dress shirt with 3 buttons opened, paired with black slacks. Napatingin si Travis sa amin nang hinalikan ako ni Tyrone sa aking noo. I saw him hiding a smile. "Nanonood lang kami ng TV," sagot ko sa tanong ni Tyrone. He nodded and went to our child. Tinabihan niya ito at inakbayan. "Good morning," bati sa kanya ni Tyrone. "Morning," Travis said and smiled to his father. "Okay na kayo ni Mommy?" Tyrone looked at me confused. Nagtataka siguro kung paano nalaman ang anak namin. "Well, yes." Travis nodded, looked at the TV screen. "Good! Seryoso nitong wika. Abat parang antanda na kung magsalita ang isang to." Nakita kong napailing si Tyrone habang may ngiti sa kanyang labi. At tinitigan ako. "Mana sayo." I mouthed. He chuckled. Mga 4 p.m. na ako umuwi galing sa coffee shop ng ina ni Tyrone. Tumulong lang ako sa pag-bake ng cookies. "Enzo, ikaw pala," sabi ko nang makita siya na nakaupo sa sala habang nagka-cellphone. "Yeah, hi." Wika niya nang hindi nakatingin sa akin. Dumiretso ako sa kusina para makainom ng tubig. Binati naman ako ng ilang tauhan nang makita nila ako. Kumuha ako ng pinggan at nilagay ang dalakong cookies. "Cookies oh." Umupo ako sa tabi ni Enzo at inilapag ang pinggan na may cookies sa mesa. Huminto siya sa ginagawa niya sa kanyang cellphone at kumuha ng cookies. "Ikaw ang gumawa?" tanong niya bago niya ito kagatan. I nodded. "How was it?" "Masarap." Wika niya at kinuha muli ang kanyang cellphone. Magsasalita pa sana ako nang bigla siyang tumayo at hinubad ang kanyang jacket. Inabot niya yun sa akin. "My bro borrowed." "Hindi naman mainit," sabi ko. I heard him sigh and sat beside me. He placed his jacket on my lap. "Maiksi ang palda mo," wika niya. "Puro lalaking mga tauhan ni kuya dito." Nakaskirt nga pala ako ngayon at mas lalo yung umiiksi sa tuwing umuupo ako. "I even saw one of them staring at your legs when you went to the kitchen." Umayos siya sa kanyang pagkakaupo at muling kinuha ang kanyang cellphone. Naglalaro ata siya. Ganun ba? Sabi ko at hinilang dulo ng palda ko at tinignan ko ang mga tauhan ni Tyrone na naglalakad-lakad. Ako nang nakaubos ng cookies na dinala ko. Pero may naitago ako sa ref na para kay na Tyrone at Travis. Tahimik lang kami ni Enzo nang may maisipan akong itanong sa kanya. "Enzo,
I called him. Yes? Wika niya habang nanonood ng TV. Gano'ng katagal naging sila ng ex at ni Tyrone? Agad niya akong binalingan at itinaas ang isa niyang kilay. Why? Wala lang. Gusto ko lang malaman. Umisi siya. 3 or 4 months. I'm not sure. Sabi niya nang bumaling sa TV. Months lang pala sila. Akala ko kung ilang years. Mahal ba siya ng kuya mo? I mean, parang siya ba yung kauna-unahang babaeng minahal ng kuya mo? Yes. Marahan akong tumango at napalunok. Ba't sila naghiwalay? Pang-uusisa ako. I heard him sigh and turn off the TV. Binalikan niya ang ex-husband niya. Oh? Sumandal si Enzo at tumingala, looking at the ceiling. Kuya loves her so much. Paningmula niya. Halos hindi na siya nagtatrabaho. Ako ang pinagbabantay niya sa trabaho niya. Minsan lang siya kung umuwi dito. Para bang doon lang umiikot ang mundo niya. He let out a small laugh. Kaya kahit naghiwalay na sila, nakabuntot pa rin siya. When they broke up, his world seemed to crash. I forced a smile. He must be serious about her. Yeah. Umayo siya sa pagkakaupo. He's crazy in love with her before. Ganon din kaya ang nararamdaman niya para sa akin? Tama na nga yan, baka mamaya magselos ka pa. Sabi niya at tumayo. Tumayo din ako. Sumunod ako sa kanya patungo sa pinto. We saw Dion and Travis playing outside. Jacket mo pala. Sabi ko nang mapansin ko nga alis siya. Kinuha niya yun at isinuot. Tiningnan niya ang kanyang wristwatch. It's already 5 p.m. Binalingan niya ako. Uuwi na ako. Mag-ingat ka. Nginitian ko siya. Pagkatapos niya suotin ang jacket niya ay binalingan niya ako. Don't worry, mahal ka ni kuya. Wika niya bago naglakad patungo sa garden. I can't help but to smile. Hindi ko alam kung parehong pagmamahal niya sa akin katulad sa ex niya. Pero ang marinig sa kanya kagabi na natutunan niya na din daw akong mahalin. Sapat na sa akin yun. Masaya ako na malaman kung mahal niya ako. Hindi pa siguro ngayon pero alam kong lalalim din ang pagmamahal niya sa akin sa paglipas ng panahon. Dion! I snapped out of my trace when I heard Enzo's voice. Binabasa pala siya ni Dion gamit ang water gun habang tumatawa naman si Travis sa kanila. Kapag di mo ako titigilan, totoong baril ang ipuputo ko sa'yo. Sigaw ni Enzo habang tumatakbo patungo sa kanyang sasakyan. Patuloy lamang sa pagtawa si Dion pati na rin ang ibang tauhan na nakakita sa kanila. I'm hungry! Wika ni Travis nang lumapit sa akin. Punong-puno siya ng pawis. Agad na lumapit ang isang kasambahay at inabutan ako ng malinis na towel. Kinuha ko yun at pinunasan ng mukha at likod niya. May dala kong cookies. Gusto mo yon? Yes! Tumango siya at binigay ang kanyang water gun sa kasambahay. Napatingin ako sa labas nang makita ko ang kotse ni Enzo na palabas ng gate. Napangiti ako nang makita ko si Dion na tumatawa pa rin. Okay, let's go to the kitchen. Wika ko at hinawakan ang kanyang kamay patungo sa kusina. Kinagabihan maagang umuwi si Tyrone, kaya sabay kami naghapunan. So we're going to the beach tomorrow? Masiglang wika ni Travis habang paakyat kami ng hagdanan. Karga siya ni Tyrone. Yes, sagot ni Tyrone. Birthday pala ni Enzo bukas at sa beach daw magse-celebrate. Sa katunayan na-excite ako. Matagal na kasi akong hindi nakakapunta ng dagat. Malayo naman kasi ang dagat dito. Naunang naligo si Tyrone kaya naman tumambay naman muna ako sa kwarto ni Travis habang nag-aantay akong matapos siya. Pinakailaman ko ang mga gamit ng anak ko habang tulog siya. Meron siyang koleksyon ng mga laruang eroplano. He said he wants to be a pilot someday. Pero bata pa siya. Mag-iiba pa yon. Siguro pag lumaki siya. Ganyan naman talaga. Nag-iiba ang pangarap natin kapag tumatanda na tayo. Napabaling ako sa pintuan ng bumukas yon. Your turn. Wika niya at lumapit sa natutulog naming anak. Tapos na siyang maligo. Tumango ako at pumunta sa pintuan. I took a glance before I closed the door. He was smiling while caressing our son's cheek. Habang naliligo ako'y napaisip ako kung ba't napaaga nang uwi ngayon si Tyrone. Dahil ba okay na kami? Gusto niyang bumawi? O maaga niyang natapos ang trabaho niya sa kumpanya? Napailing ako sa aking naisip. Ba't ko ba pinoproblema yun? Naglagay ako ng tuwalya sa aking katawan bago lumabas. Nakalimutan ko ang damit at undies ko sa kama.
Pagkalabas ko ng banyo ay nakita ko si Tyrone na nakaupo sa kama. May towel sa kanyang ulo. Nagkatinginan kaming dalawa. Akala ko nasa kwarto pa siya ni Travis. Tumikim ako at umiwas ng tingin at lumapit sa kanya. Nasa tabi niyang mga damit ko. Nanginginig ang kamay ko nang hinawakan ko ang tuwalyang nakatapis sa aking katawan. Ewan ko ba, hindi ako komportable sa mga titig niya. Lalo na ngayong nakatapis lang ako. Kukunin ko lang ang damit ko. Sabi ko kahit hindi ko naman yun kailangan sabihin sa kanya. Binaba ko ang kamay kong nakahawak sa tuwalya. Laking gulat ko nang muntik na akong mahubaran. Mabuti na lang at mabilis na hinawakan yun ni Tyrone para pigilan sa paghulog sa aking katawan. Sorry, sabi ko at inayos ang tuwalya sa aking dibdib. Marahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Are you trying to seduce me? Wika niya habang nakatingala sa akin. Hindi, no? Lumayo ako ng kaunti sa kanya. Hindi ko sinasad. Napatigil ako nang bigla niya akong hilahin palapit sa kanya. Binuka niya ang kanyang hita at pinalapit ako sa kanya. Magbibihis na ako. Napalunok ako ng hawakan niyang hita ako pataas sa aking bewa. Tiningnan niya ang tiyan ko at masuyo itong hinalikan. Kahit may nakaharang na towel ay ramdam ko pa rin yun. Gusto ko ulit magkalaman to. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Ang ibig ba niyang sabihin? I remained silent. Tiningnan niya ako. I want a second child. Napakurap ako sa sinabi niya. Ako rin. Gusto kong magkaroon ng kapatid si Travis para may kalaro siya. Tsaka malaki na siya kaya pwede na siguro naming sundan. Teka, ngayon ba talaga namin gagawin? Diyos ko po, hindi ako prepared. Okay lang ba? Aniya, marahan akong tumango. Ngumiti siya at inangat ako. Pinaupo niya ako sa kanyang kandungan at pinatakan ng mga mumunting halikang leeg ko. Ngayon ba natin gagawin? Sabi ko at napahawak sa kanyang leeg. Kailan mo ba gusto? Bulong niya habang humahalik sa leeg ko. Hindi ko din alam. Siguro ngayon na lang? Mukhang inumpisahan na niya eh. Bumaba ang kanyang halik sa braso ko. Kaya naman nahulog ang tuwalya ko sa aking hita. My skin is now exposed. Huminto siya sa paghalik sa aking leeg at mapungay ang kanyang mata nang dumapo yun sa aking braso. Napakagat ako sa aking ibabang labi. Medyo nahihiya. I shut my eyes when he touched and gently massaged it. What do you want? Minulat ko ang aking mata. Girl or another boy? Ha? Ano nga ulit ang pinag-uusapan namin? Nawawala na kasi ako sa aking sarili. He let out a small chuckle. Still massaging my skin. Enabling my neck. Anong gusto mong maging anak natin? Lalaki o babae? Nag-isip ako kahit medyo na-distract ako sa kamay niyang bumaba sa tiyan ko. Kahit ano, napatingin ako sa kamay niyang papunta sa gitna ng aking hita. He lift my chin up. Babae o lalaki, okay lang. Dagdag ko. Unti-unti akong pinagpapawisan nang maramdaman ang kamay niya doon. Well, sa akin? Wika niya habang nasa gitna ng aking hita ang kanyang kamay. I want a daughter. Tumango ako sa sagot niya habang nakapikit. Okay. Napahigpit ang hawak ko sa kanyang leeg ng unti-unti niyang ginalawang kanyang daliri. Tyrone, I moaned when its movement became faster. Unti-unting nanginig ang tuhod ko dahil sa ginagawa niya. May nararamdaman ako na kung ano sa aking tiyan. Napadilat ako ng alisin niya ang kanyang kamay at binuhat ako para ihiga sa kama. Kinuha niya rin ang towel at itinapon kung saan. He kissed me hungrily while his hands are busy playing with my skin. Napasinghap ako ng kagatin niya ang pang-ibabang labi ko, making me open my mouth. He was kissing every corner of my mouth. Hinawakan ko ang dibdib niya at napagtanto ko na meron pa pala siyang damit. Hinawakan ko ang ulo nito at inangat. Napatigil siya sa paghalik sa akin at siya na ang kusang naghubad ng kanyang damit and shorts. Naka-boxer shorts na lang siya. Akala ko'y hahalikan niya akong muli. Pero nagulat ako nang pumesto siya sa bandang hita ko. Oh God, what is he planning to do? Yumuko siya at hinalikan ako doon. Napahawak ako sa kanyang buhok at napaungol ng sunod-sunod. Alam kong nangyayari nga ito, pero hindi ako komportable sa ganito. Parang nahihiya ako. Tyrone, wala na akong nagawa. Hindi ko mapigilan ang sarili sa ginagawa niya. Parang mababaliw ako sa ginagawa niya. Tyrone,
Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Akala ko hihinto na siya. But I still felt him down there, continuing what he was doing. I'm still catching my breath as he removed his boxers. Napalunok ako nang makita ang kabuuan niya. Huli ko itong nakita nung unang gabi na may nangyari sa amin. Uminit ang katawan ko. I miss this. Bulong niya sa tenga ko. Napaungol ako. Halos hindi ko makilala ang boses ko. A single tear escaped from my eye. You're so tight. He huskily said and rubbed my folds to ease the pain. Hinalikan niya ako sa aking noot, pinunasan ang aking luha. Unti-unti siyang gumalaw at hindi ko napigilang mapadaeng. He groaned. Napakapit ako sa kanyang batok nang bumilis ang kilos niya. Halong sakit at ligaya ang aking nararamdaman. His mouth was partly open. Bullets of sweat are visible on his forehead. When our eyes met, his eyes are full of burning desire. Uminit ang pisngi ko. He looks so damn hot. Our bed creaked because of his movement. I can feel something is building up and I want to reach it again. The grip of his hand on my waist tightened. Kasabay nun ang walang katapos ang pag-ungol ko. My whole body is shaking. I heard him uttering a curse while kissing my neck. Tyrone, we both exploded. He hugged me then. Pareho kaming hinihingal at ramdam kong mabilis na tibok ng puso naming dalawa. I love you, I said as I ruffled his hair. I can feel his heavy breathing on my neck. I love you too. Diba may pupuntahan pa tayo? Babangon na sana ako kaso ayaw akong bitiwan ni Tyrone. Nakayakap siya sa akin. Let's stay like this for a while. Sabi niya habang nakapikit ang mata. Wala naman akong nagawa kundi bumalik na lang sa pagkakahiga. Inayos ko ang kumot sa aking dibdib kasi medyo bumaba ito. Pareho kaming walang suot na damit. Are you sore? He asked after a few seconds. I nodded. Parang ayaw kong maniwala na may nangyari sa amin kagabi. Pakiramdam ko panaginip lang yun. Let me check. Sabi niya at naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking hita. Napabangon ako. Ano ba? Agad kong nilayong hita ko at inalis ang kamay niya. Tumawa siya. Sumagot na nga ako, diba? Sabi ko, oo. Masakit. Inila ko ang kumot pataas. Hindi mo na kailangan pang hawakan. Gusto mo lang makaano eh. Tinaasan niya ako ng kilay. Gustong makaano? Umiwas ako ng tingin. Basta, alam mo na yun. Umupo ako sa kama. Bumangon din siya at agad na pinalibot ang braso niya sa aking bewang. Ang likod ko ay nakadikit sa malapad niyang dibdib. Uminit ang katawan ko at bigla akong naisip ang nangyari sa amin kagabi. Pero bigla akong may naalala. Sigurado ka bang akong nasa isip mo kagabi habang ginagawa natin yon? Agad na kumunot ang noo niya habang nakatitig sa akin. Naalala ko lang kasi, nung unang may nangyari sa amin at nabuo si Travis, napagkamalan niya akong ex niya noon. Kaya niya ako nilapitan at may nangyari sa amin. Anong klaseng tanong yan? Nahimigan ko ang galit sa tono ng boses niya. Why would I think other woman while I am making love with you? Isn't that weird? Nagawa mo kaya yun nung nabuo natin si Travis? Hindi ba ex mong nasa isip mo noon? Inakala mong ako siya. Lumungkot ang tono ng boses ko sa huli kong sinabi. Hindi ko pa rin talaga maiwasan na maisip yon. He sighed and hugged me tightly. He rested his chin on my shoulder. I was drunk that time. Pero kagabi, hindi. Kaya alam kong ginagawa ko. Alam kong ikaw ang kasama ko. Hinaplos niya ang braso ko. Ikaw lang ang nasa isip ko. Binalingan ko siya. At kahit hindi natin sinasadya na mabuo si Travis noon, I'm still happy. Masaya ko at nabuo natin siya even though it's a mistake. I cut him off. Kasalanan talaga yun nung una. Kasi hindi naman kami magkakilala o magkarelasyon. Pareho lang talaga kaming lasing. He shook his head. Beautiful mistake. Then he smiled at me. Yumuko at kinagat ang pang-ibaba kong labi. Pinipigilan na mapangiti nang may bigla ulit akong maalala. Naikwento sa akin ni Dion na sinusundan mo raw ako dati. Akala ko ba noon ayaw mong maniwala sa akin na buntis ako at ikaw ang ama. Pero bakit mo pa rin ako sinundan noon pagkatapos mo akong ipagtabuyan sa bar? I just want to know if you're okay. Oo, nung una ayoko talagang maniwala kahit alam ko naman na posibleng ang ako ang ama. He sighed.
I'm not ready that time, but I keep on thinking about you every night. Hindi ako makatulog kakaisip sa'yo at sa anak natin. Kahit na medyo nagdududa pa rin ako noon. Kaya palagi kitang sinusundan to make sure you're safe. Hanggang sa nakita kitang tinulak nung marina yon. So he really cared about me back then, ha? Huh? Umarte lang pala siyang parang walang pakialam sa akin eh. Ngayon, wala ka na talagang pagdududa? Baka gusto mong ipa-DNA test si Travis. Di ba yun ang plano natin dati? Nakangisi kong sabi, umiling siya. Hindi na. Mukha pa lang alam ko ng ako ang ama niya. I chuckled. Tama nga siya. Para silang pinagbiyak na bunga. Why? Aside from me. Tinagilid niya ang kanyang ulo. Did you do to other men, ha? Huh? Bulong na niya. I can feel his breath on my neck. Agad akong umiling. Huy, wala ah. Ikaw lang. I felt his lips on my shoulder. Good. Ako lang dapat. Pagdating namin sa resort ay nag-check-in muna kami sa hotel. Nakalimutan kasi ni Dion mag-book. Good morning, sir. How may I help you? Mommy, look! Napabaling ako kay Travis nang bigla itong magsalita. Tinuturo niya palang dagat sa labas. I glanced at Tyrone who's talking to the front desk bago ko sinundan si Travis na tumakbo palabas ng hotel. Agad naman siyang hinawakan ng isang tauhan ni Tyrone na nakabantay sa labas ng hotel. Travis, let's wait for your dad, okay? Agad naman siyang binitawan ng tauhan ni Tyrone. He pouted. But I want to swim! Yes, later, okay? Hinawakan ko si Travis at naglakad kami pabalik kay Tyrone. Kunot noon niya kaming tinitigan habang naglalakad kami patungo sa kanya. Saan kayo galing? Tanong niya. Hinabol ko lang si Travis. Gusto kasing lumabas. Wika ko at tinignan ng anak namin na nakatingala sa siling ng hotel. Para siyang manghang-mangha sa nakikita niya sa paligid. Well, sir, please fill out this registration card first. Tyrone averted his gaze from us when the receptionist spoke up. Nang matapos na si Tyrone ay pumasok na kami sa room namin. Hindi pa pala nakakarating sina Enzo at pinsan niya, kaya hinintay namin siya ni Tyrone. Lunchtime, nag-umpisa ang celebration ng party ni Enzo. Sa loob ng hotel ang venue. Hindi naman gaano karami ang dumalo. Mostly family and relatives lang. Pumunta din si na Tita Andrea at Tito Tony. Karamihan ay lalaki ang nandito. Mafia din ang iba, sabi ni Dion. At syempre hindi mawawala ang mga kababaihan. Mostly of them are wearing revealing clothes. Parang gustong akitin lahat ng mga lalaking nandito. Tapos na kaming kumain at nagkwekwentuhan na lang ang mga bisita sa kanika nilang table. Si Tyrone ay nasa kabilang table kasama ang mga pinsan at iba nilang kaibigan. Nasa tingin ko ay mga mafia din. Nag-uusap sila. Si Travis ay kay Tita Andrea. Ewan ko kung anong pinag-uusapan nila. Pero nakangiti si Travis habang nakakandong sa lola niya. Nagkalat din ang mga tauhan sa paligid. Nakatayo sila sa gilid. Ang iba ay nasa labas ng venue. Sumulyap ako kina Tyrone at nakita kong nakatingin siya sa akin. Bigla niya akong tinuro at napatingin sa banda kong mga lalaking kasama niya sa table. Sinenyasan niya akong lumapit sa kanya. Agad naman akong tumayo at naglakad patungo sa kanila. Inayos kong suot kong sleeveless na floral dress habang naglalakad. Agad na dumapo ang mga mata ng anim na lalaki sa akin at lumapit ako sa table nila. Ang awkward. Tumayo si Tyrone at hinawakan ang bewang ko. Napansin niyo ng anim na lalaki at napangisi agad ang isa. Nakarinig din ako ng sipol galing sa kanila. This is Emma. Binalingan niya ako. My wife. Wika ni Tyrone. Yumuko ako at nginitian sila. Nagsitayuan sila at nakipag-shake hands sa akin. Ako ang umupo sa upuan ni Tyrone at kumuha siya ng bakanting upuan at umupo sa tabi ko. Your wife is so beautiful. Sabi nung isang lalaki na medyo chinito. Yeah, wala na bang kapatid yan? Sabi nung isang mukhang Amerikano. Nakatingin sila sa akin na parang hinihintay ang sagot ko. Umiling ako. Wala akong kapatid. Medyo nahihiya akong sabi. Oh, sayang. Sabi nung mukhang Amerikano at nilapag ang inumin niya. I heard Tyrone cleared his throat, kaya napabaling ako sa kanya. Seryoso siyang napatingin sa kanyang alak. Ano nga ulit ang pinag-uusapan natin kanina? Pag-iiba ni Tyrone sa usapan. Tahimik lang ako habang nag-uusap sila. About sa business ang topic nila, hindi nga ako makarelate.
Apat sa kanila ay kaibigan nila, habang ang dalawa ay pinsan nina Tyrone, sina Sam at Peter. Mga kaedad lang siguro sila ni Enzo, and they're mafias too. Katabi ko si Peter. Clean cut ang gupit niya at palaging seryosong mukha nito. May suot rin siyang salamin, habang si Sam naman ay madaldal at palatawa. Ang kulay ng kanyang buhok ay light brown copper. May kahabaan ang buhok nito. It was 4 PM when we went to the seashore. Nagsiuwian ang ibang bisita pati na rin sina Tita Andrea at Tito Tony. Nagpaiwan naman sina Sam at Peter, pinsan nila ni Tyrone. Nagiinuman sila at nagkakantahan. Abala si Dion sa pag-grill ng pulutan nila habang maingay na nag-uusap sina Enzo, Sam at Peter. Nasa kabilang lamesa naman kami ni Tyrone. Si Travis ay naglalaro sa buhangin kasama si Manang Isabel. May mga ilang tao din na naglalakad sa dalampasigan. Ang iba ay naliligo sa dagat. Samahan mo kaya sila doon? Sabi ko kay Tyrone habang umiinom ng juice. Dito lang ako, sasamahan kita. Seryoso niyang sabi at naglagay ng alak sa kanyang baso. Napatingin ako sa tatlong babae na nakabikini nakakaahon lang sa dagat. Kasama ata sila nina Enzo. Panay ang dikit nila kanina habang nasa loob kami ng hotel kanina. Maganda nga sila at maganda ang hubog ng katawan. Pagkalapit nila sa lamesa nina Enzo ay agad nila itong binigyan ng alak. Hindi naman sila tumanggi at tinanggap nila ito. Nagsihiyawan ang mga lalaki matapos nila itong inumin. Umalis ang mga babae, siguro ay magpapalit sila. Tyrone, tawag ko sa kanya. Nakatitig siya sa anak namin habang gumagawa ng sandcastle. He humped in response and looked at me. Ganyan ka rin ba dati? Wika ko habang nakatitig sa kapatid at mga pinsan niya. Umiinom kayo ng mga pinsan mo tapos may mga kasama kayong babae? He looked at me for a few seconds after he nodded his head. I bit my lower lip before asking my second question. May kinakama ka pagkatapos? Bigla siyang naubot nilapag ang kanyang baso. Okay ka lang? Napatingin ako sa dibdib niyang nabasa. Agad akong kumuha ng tissue at pinunasan ang kanyang dibdib. Why are you asking those questions? Sabi niya at binaba ang kamay ko sa dibdib niya. Wala lang. 5,000 din ba ang binibigay mo sa kanila pagkatapos kayong mas lalong kumunot ang noo niya. Naalala kasi noong nag-iwan siya ng pera sa akin pagkatapos na may mangyari sa amin. Umiling siya at naglagay muli ng alak. I don't do that. Nilukot ko ang tissue at tinapon yun sa mesa. Ba't ako dati? Binigyan mo ko ng 5,000. He narrowed his eyes on me. Di ba akala mo nun bayaran akong babae? No, hindi ka bayarang babae. Nagulat ako sa naging reaksyon niya. Yung para bang may ginawa akong mali. Oo nga, pero dati di ba? Nung may nangyari sa atin, kaya ka nag-iwan ng pera na 5,000 kasi bayad mo yun sa akin? Pamasahe mo yun. Sabi niya at tumingin sa dagat. Hindi kita kilala at hindi ko rin alam kung saan ka nakatira. So I left some money para may pamasahe ka pa uwi. He sighed. At parang naawa ako sa'yo. You look innocent and young. Tumango ako. Pero paano mo nasabing hindi ako pokpok sa bar na yun dati? Because you're innocent. Nagkibit ako ng balikat at tumingin sa harap. So naawa pala siya sa akin? Di sana hindi niya ako basta iniwan lang. Sana hinintay man lang niya akong magising at hinatid man lang sa bahay. Who's up for karaoke? Sigaw ni Sam sa microphone. Me! Sagot ni Enzo at tumayo, pero muntik na itong matumba. Lasing na siya ata. Agad silang nagtawanan. Dion is already sitting with them. Peter is busy on his laptop, habang ang mga babae ay nakaupo din sa katabi nila. Peter is quiet and serious. Umiinom din naman siya pero pagkatapos ay abala ulit sa laptop niya. Sam is noisy and I bet he's a playboy. Nakita ko sila kaninang naghahalikan ng isang babae. Hindi pala salita si Peter, no? Sabi ko kay Tyrone. Bumaling siya sa akin. Nakatitig ulit kasi siya sa dagat. Ano bang tinitingnan niya dun? He's a geek. So, a mafia geek. Napatango ako. Mafia din sila, di ba? Sina Peter and Sam? Pagkaklaro ko, Tyrone nodded. I must admit that they're both good looking. Nasa dugo nga siguro ni na Tyrone ang pagiging gwapo. Gwapo na, matangkad at maganda pa ang katawan. Pwede silang maging modelo. Mic test!
Dinig kong sabi ni Enzo at hinipan pang microphone. Nag-umpisa na ang instrumental ng kantang pinili niya. Nakita kong huminga siya ng malalim bago kumanta, habang todo cheer naman sila Dion at ang mga babaeng kasama nila. Kapag naaalala kong mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti at luha sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasaya. Pinigilan kong matawa sa boses ni Enzo. Ngayon ko palang siya narinig kumanta. At ang pangit pala ng boses niya. Tumingin ako kay Tyrone habang patuloy pa rin sa pagganta si Enzo. Nakakunot ang noo nito habang nakatitig sa kanyang kapatid. Sa akin, ikaw pa rin ang baby ko. Ang baby ko. Woo! Yeah! Baby ni Enzo! Sigaw ni Sam. Kahit wala ka na sa piling ko. Sa piling ko. Kahit wala ka na sa piling ni Enzo, mahal ka pa rin niya. Sigaw ulit ni Sam. Binatukan siya ni Enzo. Napailing naman si Peter. Pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin. Yeah! Amen! Shit, Sam! Shut up! Inis na wika ni Enzo at nagpatuloy sa pagkanta. Nagsipalakpakan sila pagkatapos kumanta ni Enzo. Thank you very much, everyone! Sabi ni Enzo at nagbaw pa. Namumula na ito sa kalasingan. Yeah! Happy birthday to me! Napalunok ito. Ginulo ang kanyang buhok. Miranda! Kung naririnig mo man to, mahal na mahal pa rin kita! Shit! At bigla niyang tinapon ang mic sa buhangin at humagulgol ng iyak. Napatingin ang ibang tao sa kanila na naglalakad sa dalampasigan. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Napailing si Tyrone habang nakangiti. May girlfriend si Enzo? Yup, but they broke up last week. Tyrone coldly said. Nakita kong nagtatawanan ng tatlo habang inaalalayan patayo ni Dion at Sam si Enzo. Tinutulak naman sila ni Enzo habang umiiyak. Ayaw magpahawak. Broken-hearted pala si birthday boy. It's time. Napabaling ako kay Tyrone. Bigla siyang tumayo at hinawakan ang kamay ko. Agad niya akong hinila papunta sa dagat. Huy, isan tayo pupunta? Nagtataka kong tanong. Dire-diretso lang ang lakad niya patungo sa dagat. Nakaharap kami sa dagat. Parehong nililipad ng hangin ang mga buhok namin ni Tyrone. He held my hand tightly and looked at me. Sunset Beach? Check. Ha? Huh? Sabi ko at tiningnan ang kulay kahel na araw na palubog na. Wait, how did you... Ngumiti siya at pinakita ang papel sa kanyang kamay. Nakita mo? Gulat kong sabi at kinuha ang papel sa kanyang kamay. Yup, nakita ko sa kwarto. Sabi niya at lumapit sa akin. Niyakap niya ako galing sa aking likod habang nakatitig naman ako sa hawak kong papel. I'm the one who suggested to celebrate Enzo's birthday here. Para... Para matupad ang wish ko. Tinaasan ko siya ng kilay. Tumango siya. Seryoso mo talaga to? Ang tagal na nito. Bucket list ko yun noong high school pa ako. 1. Sunset Beach. 2. Rooftop at dawn. Trip-trip ko lang yun. Sinulat noong high school pa ako. Kaya nga dalawa lang nakasulat ko dun eh. Mahilig kasi ako magtago ng mga lumang notebook ko dati. Nasama ko lang to siguro. Pero masaya ako kasi tinupad yun ni Tyrone. Hindi ko na nga naisip ang tungkol dito. Pero salamat kay Tyrone at pinaalala niya ito sa akin. Salamat. Sabi ko at hinalikan ang tungki ng ilong niya. He smiled. Isang wish na lang. Tumango ako. Tutuparin natin soon. Dagdag niya at hinalikan ako sa aking pisngi. Habang nakatingin ako sa palubog na araw at ang banayad na paghampas ng mga alon. And I want to make it memorable. Wika niya at niyakap ako ng mahigpit.